Inusisa sa pagdinig ng Senado ang police operation sa Pandi, Bulacan na nauwi sa pag-aresto sa residenteng wala naman sa warrant. Ang mga pulis nakabonet at nakasibilyan pa. May report si Mav Gonzalez. Nakabonet at nakasibilyan ang tatlong pulis Pandi na yan nang pasukin ng isang eskinita sa Bulacan noong Oktubre. Nagkagulo matapos ang ilang sandali. Maya-maya, isang lalaking nakaposas ang hila-hila na ng mga pulis. Ang inarestong lalaki na si Rodelio Vicente, humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Paliwanag ng Bulacan Police Provincial Office, pumunta ang mga pulis sa bahay ni Vicente para i-validate ang kanilang intel na doon nagtatago ang target ng kanilang operasyon na si Elmar Conque. Nanlaban umano si Vicente, kaya nagkakomosyon at inaresto siya. Yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo? Wala po, hindi po namin kilala yun eh. Sino pong nauna na naging physical? Sila po, tinutulak niya po ako. Yung manugang ko, hinarang siya. Sinampal niya yung manugang ko, tsaka yung anak ko eh. Naguntog kami niyan eh. Yung manugang ko. Nung pinusasan kayo, wala ho ba siyang binasa sa inang Miranda rights na may karapatan wala ka po, wala. Tumangging magsalita tungkol sa nangyari sa operasyon ang nanguna rito na si Police Lieutenant Michael Ray Bernardo. Sir, I opt to invoke my right against self-incrimination. Under trial na po yung sinampa naming kaso laban sa kanila. Kinastigo sila ni Senador Rafi Tulfo. Yung biktima ang makukulong pa ng 10 oras. Sana ma. Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Illegal entry. Nakabonet mga hinay upak na to. Wala kayong body camera. Hindi nyo sinabi kung sino ang purpose na pagpunta nyo doon. Ang anak ni Vicente pumunta raw sa presinto para hanapin ang tatay niya. Pero ikinulong din daw siya. Anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga polis doon sa loob ng istasyon. Magagawa ko po ba yun ng lalaki ng mga katawan po niyan? Po kami sir, malapit lang po dyan sir. Isang block lang po yan sir. Tapos sumunod po siya kaya po siya inaresto namin sir. Inaassault pa po, lumalapan pa po yan doon nung nandun po kami sir. Sa ano totoo? Diyan kayo hinuli sa unahan o sa istasyon? Sa istasyon po. Pumayag sumailalim sa polygraph test si Julius at tatlong sangkot na pulis para malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi po tama yung proseso nila sa pag-serve ng arrest warrant. Dapat merong arresting officer talaga na nakasuot ng uniforme at merong body-worn camera. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.